Magandang araw mga kaibigan. Nandito ko ngayon sa opisina ng isang kaibigan ko. He's actually, ibang lahi siya. Pero pakikinggan natin siya ngayon magsalita ng matatas na Tagalog. So ipapakilala ko siya sa inyo ngayon. Stay tuned and keep watching. And please don't forget to subscribe and share this video if you like this one. Thank you. So antay lang. Antay lang. Kakausapin na natin siya. Magandang araw, sir. Magandang araw. How are you? Mabuti. Yes. Engineer Darwish. Siya po si Engineer Darwish. Taga saan kayo, Engineer? Jordania. He's galing siya ng Jordan actually. Tapos ilang taon na kayo sa UAE? Engineer Darwish. 48. 48 years na siya dito sa UAE. Okay? Ngayon, baka magtataka kayo bakit ang galing niyang managalog. So, alamin natin ngayon kay Engineer Darwish paano niya natutunan yung ating salita. Okay? So, Engineer, bakit sa dinami-dami ng salita sa UAE, isa yung Tagalog na nagustuhan ninyong matutunan? Di, kasi, nag-aral ko sa Pilipinas. Ah, nag-aral ka before? Ilang taon? Limang taon. Nag-graduate ako doon mechanical engineer sa MLQU. Ah, MLQU. Pero na-stay ako sa Manila, sa Quezon City. Pero, that was, anong year yun? Ang pisa na ako doon, 1985, tapos nag-graduate ako doon 1991. Tapos, bumalik ko dito sa UAE. Bumalik ka sa UAE? Tapos, nagtatrabaho. Tapos, pero balik-bayan lang ako sa Pilipinas. Ah, pero yung wife niyo, engineer, taga saan? Taga Jordanian din. Ah, Jordanian din. Andito sila sa UAE ngayon. Ah, okay. So, sa limang taon niyo sa Pilipinas, ilang taon niyo natutunan yung salita namin? Dalawang taon. Ah, dalawang taon. Yung una, talagang yung ano naman, pag nagsalita mo, hindi masyadong diretso-diretso talaga yung Tagalog ko. Pero parang ano, ibig sabihin, minsan nakamali ako, tapos okay, nagtanong, ano kailangan magsasabihin dyan? Ano pwede mag, ano, nagsabi itong mga sandas, pwede ano mga, hindi ako namali dyan? Eh syempre, nagtuto lahat. Alam ka na, paano mag-casual, minsan nagde-deal ka sa mga format, paano magde-deal sa mga ibang tao, ibang pwede ano magsasalita. Tapos engineer, nung bago pa kayo doon, English lang talaga salita ninyo? English. English lang. English lang. Tapos bakit naisip nyo sa Pilipinas mag-aral? Kasi, tingin mo, yung kaibigan ko, may asawa siya, nurse Filipino dito. Mm-hmm. Tapos pag, parang kami mag-grupo, mga 10 tao. Puro, lagi ano, parang magkasama kami, kumain kami, very close. Kahit saan, napunta kami. Tapos pag nag-graduate kami mga high school, naisip namin saan lugar punta. Nag-apply namin, alam ba, iba Lebanon, nag-apply sa Jordan, pero natanggap muna yung Pilipinas. Sabi niya yung kaibigan nato, paano sa Pilipinas? Okay, mag-adventure naman eh. Punta kami. Nag-apply, natanggap na agad, napunta kami. Dito, mag-galing sa firma, mga 6 na tao. Ah, galing na sa Alcaima? Oo, sa Alcaima. Na 6 na tao. Nag-stay kami doon sa isang lugar, sa nag-stay kami doon sa Sikatuna Village. Sikatuna Village? Hmm. Tapos, yung kumuha ng orientation namin doon sa mga Kazinda University. Pag natapos ng English course, nalilibat kami doon sa MLQU. Sa Quiapo, Manila Kazin University. Tapos minsan, nahirap ako sa sakyan. Nakakuha kami yung dalawang sakyan, minsan isang sakyan. Isang ride lang. Minsan, Project 23 hanggang Santa Mesa hanggang MLQU. Minsan, dumiritso kami. Let's say, Project 23, tapos hanggang Quiapo Chair. Tapos sa tapat ng Quiapo Chair, baba ka sa baba ng tulay, tapos dumiritso ka sa MLQU. Siyempre, nag-step doon limang taon, straight na. So, alam ko na lahat yung culture ng ako lagi si. Pag natapos ko, anabawa, isang course, mahilig ako mag-lakwatsa. Kahit saan. Sige, lagay ko na sa handbag ko. Sige, Quiapo. Punta kami saan na yun? Baguio. Punta kami sa Antipolo. Boracay Island. Ganda doon. Nangarapin ko, Iloilo, Cebu. Tapos, ano naging paborito yung pagkain doon, engineer? Marami. Sa Filipino food.
pancit, chicken tinola. Tinola, ha? Yung, ano, yung tawag, chicken adobo. Adobo. Bulalo. Ah. Tansalong, longsalong. Ang gusto pa. Maraming, alam ko. Marami ka na alam. Pero nung nag-decide kayo mag-aral sa Pilipinas. Pero pag hapunan, mahirap ko sa fishbowl. Ah, fishbowl talaga. At saka yung mais. Pag na dumaan yung mga tao. Pero sa umaga-umaga, kanin. Tahong. Tahong? Sa umaga, madaling araw. Dumaan yung mga taho. Taho? Ah. Yung tahong, yung sa ano, yung lulutong tapos ka. Kasama doon sa mga. Yung green shell, di ba? Ah, yung green tahong. Ah, okay. Marunong pala Tagalog, ako magsimarunong sa'yo. Di meron kasi kami yung taho. Taho, yung mga. Tahong yung sa'yo. Tahong yung sa ano, yung shell, yung green shell. Yung green shell, muscle. Sarap yun. Tapos, nung nag-decide kayo mag-aral, engineer, buti pumayag magulang nyo. I see. At least may kung ako na tsaka yung kapatid ko na nakasama kami. Siya nagtapos doon sa mag administration sa Pilipinas din. Ako engineering. Pag nang sinabi na naman namin na sa pamilya, sa-support namin para at least kasi yung nanay ko at tsaka tatay ko nang walay. But pareho silang Jordanian. Mama, papa mo. So, gusto ng nanay nag-approve sa tatay ko. Ako nang erase yung mga itong bata ko at saka bata mo, pero sila nag-graduate mga engineering, mga administrator, yung isa administrator ulit. Pero yung ikaw nag-asawa sa ibang asawa, yung anak mo, puro AC technician, electrician, hindi sila nag-aaral. Parang nag-tsaya siya, nagsulat ko talaga sa nanay ko, siya talaga, kung wala siya, hindi ko na-complete yung nag-aaral ko. Okay. Kaya nagsabi siya, habang nandito naman ako, nag-aaral kayo, gusto mo, mag-aaral kayo. Kayo mag-alala sa mga finance niyo. Tapos, nag-graduate na ako. Tapos, in return, nag-return ako sa yung fever niya sa akin. Siyempre, parang hindi ako masama na anak. Siya nag-support sa akin, siya support ko sa kanito. Tapos, doon na rin kayo nag-take ng board exam or dito na sa UAE? Doon nag-take yung board exam. Pero namas ko yung graduation kasi ayaw, hindi bumayag yung nanay ko kasi gusto kong bumalik. Sabi niya, hindi, sa susunod bumalik ka na para ang graduation. So, pero namas ko yung graduation. Hindi ka naka-attend ng graduation? Yeah, kasi ayaw na nanay ko nang bumalik ako doon kasi may importante na gawa dito. Kaya namas ko. Kasi yung schedule, hindi sa ano. Pero doon kayo nag-take ng board exam? Yes. I see. Tapos, engineer, pagdating dito, in-honor ba nila yung mag-take ka pa ulit ng board exam ulit dito? Hindi, kasi nag-honor. Kasi yung kolehiyo namin talaga organized na organized. At saka alam ka na, kasi ng papeles ko, nag-certified doon sa mga UAE. Yung una, kasi yung unang certified kami, doon sa Jordanian legal officer. Kasi walang UAE. Pag naupuksan ng UAE embassy doon, nasa-certified ko ulit. Nagdala, nag-email ko sa MLPU. Tapos nang kumuha ulit yung mga grade sheet ko at saka yung certificate ko. Tapos nang certify ulit sa UAE kasi organized para dito sa UAE Higher Education. Kung hindi kagawa yun, ibig sabihin yung certificate mo, hindi legal. Hindi legal. So maganda, no? So, habang kahit may kopya ako dito kay Rachel, nabigay ko na may certified. Taga UAE Embassy, Malacanian office, tapos higher education, tapos MLPU. Okay. Tapos after graduation, ilang years bago kayo nakabalik ulit ng Pilipinas? Bumalik ka pa ba? Bumalik agad kasi walang magbabantahan kay nanay. Gusto ko talaga mag-master at saka doctorate, pero sabi niya, tama na kasi hindi ko kaya, siyempre kasi mag-essay siya. So, bumalik ako para mag-support sa kanya. Sa Jordan yun? Hindi, sa UAE. Dito na sa UAE. So, sila talaga lumipat na kami dito? Kami, actually, mga 7. Apat na, 3 lalaki, 4 na babae. Lahat na sa UAE? Lahat sa UAE. So, sabi niya, hindi ko kaya. Sabi ko, tatrabaho ko doon tapos pwede akong mag-master at saka pwede mag-doctorate. Sabi niya, basta mabuti bumalik ka na. Kaya, talagang ano, salot ko nanay, kasi nag-respect yung salita niya. Pero nung pumunta kayo, nag-aaral kayo sa Pilipinas, engineer, binata pa kayo nun?
Oo. Ah, binata. So may mga naging Pinay girlfriend ka din doon? Saan doon? Oo. Naku, dati doon ako parang ano, nakita nila sa, oh, parang ano, ma, hindi mo na mahalata. Meron pang ano, litrato. Vice President ako doon sa MLBU. MLBU? Vice President or Presidente. Ah, Student Council? Ah, galing mo pala ah. Meron ako ng manager doon, International Student Club, football team. Ako yung manager doon. Dati ako bodybuilder. Nagpumasa ka doon sa ano, Channel 2, labing kaso. Katulad ni Ray, yung may salamin. Si Ray, di ba? Ray, si Ray. Yung, nasa, yung may tama, yung mata niya. Si Ray, baka na niya Renis. Lagi may black na itim na salamin. Si, Ayun. May-ari ng Ratsky. Ah, si, oh, si Randy Santiago? Yes, siya nang host doon. Tapos kami mag, yung referee. Oh. Parang Palma Praso yan. Ah, so nagkuhan ka rin para doon? Nakikita ka sa television dati din? Yes. Ay, si, parang hindi ka nag-try ng showbiz? Hindi, kasi ayoko mag-showbiz na agad. Ah. Tapos doon mag, yung ano, sponsor kami, mga, lagi may tournament. Oh. Sa student. Lagi kami doon mag may events sa school, sa college namin. Lagi kami andoon. Ah, so talagang nag-enjoy sa Pilipinas pala, yes, no? Yes, yes. Nag-enjoy ka ng limang taon. Tapos sa 5 years student engineer, every year umuwi kayo ng UAE? Hindi, parang job doon. Ay, straight yun? Straight. So 5 years di mo nakita nanay, tatay mo? Hindi, kaya pag sabi niya, tama na anak, balik mo sa akin. Na, kasi mahal kasi pagaling doon, papunta dito, kaya, mo, no? Kasi yung isang up and down, baka 2,000 kalahati. No, eh noon, malaki-malaki yung amount na yan. Kaya sabi na nanay, sige, tama na anak, balik mo daw sa akin kasi support na namin yung mga kapatid mo kasi kailan para pag-aaral din. Kaya bumalik na ako. Bumalik ka na dito. So, yun yung kwento ni Engineer Darwish, di ba? Nakaka-inspire pakinggan na yung magulang nag-sacrifice hindi makita yung anak niya ng 5 taon para mapag aral ng mabuti, di ba? Yun yung kwento ni Engineer Darwish eh. I see. So anong pwede nating, ano ang pwede mong, anong tawag dyan? Anong payo mo sa mga Pilipino na hindi malapit sa magulang, Engineer Darwish? Or yung mga, hindi naman sa ganun, no? Pero ano yung may papayo mo? O ano yung pinakamagandang pwede mong sabihin na inspiration para sa mga Pilipino na parang halimbawa, hindi mahirap pag gusto mo, o? See, yung mga talaga Filipino, mabait, generous. Salamat. Outstay. Pag may kailang tulong, nagtulong sa'yo. Huwag kang magtiwala yung sabi, lahat yung Filipino masama, or hold upers, snitchers. Hindi, kasi, alam mo, yes. Maraming tao nagsabi masama mga kapwa natin Filipino. No. Sa akin, mas magaling sa education, sa mga health, sa mga mabaitan, kahit anong gusto, generous, pakita mo sa Pilipinas. Mm-hmm. Pagdating mo, it depende sa'yo. Kung nakita mo yung tao masama, ibig sabihin ikaw masama. Kung nakita mo yung tao mabait, ikaw mabait. Mm-hmm. Kung nakita mo yung, alam mo yung, oh, nakita mo yung tao mga, oh, hold up yan, ibig sabihin ikaw ganun din. Ganun din. Sa it takes one to know one. Yes. Yeah. Mm-hmm. Pero pag nagdi mo talagang sa deep mga culture ng mga Filipinos, malalaman mo talaga itong mga, itong Pilipinas, magaling na magaling mga tao at saka mabait na mabait sa mundo. Salamat, salamat naman. Ako, napunta US, oh. Puntang Sweden, puntang Japan, puntang Thailand, puntang Ibang Ibulgar. Pero pag bumalik sa Pilipinas, parang bahay ko yan. Feels at home. Parang home ko yan. So meron ka pa rin contact doon sa mga kaklase mo? Marami. Ah, marami pa rin. Hanggang yun, kami, meron kami grupo. Tawag doon, MLBU student. Ah, at saka, graduate Filipino student sa Facebook. Ah, talaga? Meron kami sa Facebook, Filipino University Group. So talagang maganda pala experience sa Pilipinas, yes. Engineer Darwish. Kahit may, ano ba, may masama ng palita, may magandang palita, may namatay, may update lahat kami sa mga araw-araw, yes. Sa mga balita doon sa kabuha natin sa doon ang araw sa Pilipinas. So ngayon, engineer, gusto ko lang din malaman kasi siyempre doon ka natuto about engineering, doon ka nag-aral, doon ka nagtapos, doon ka nag-board.
Ngayon nag-work ka dito sa UAE ng ilang years na. Sa tingin mo ba yung natutunan mo doon enough na nagamit mo dito? Or below standard ba yung education namin doon? Na hindi, di below standard. Pwede kami mag-compete, pwede kami mag-compete sa international, yes. No? I see, very good. Pwede. Yung isa sa maganda, no? Hindi pwede. Dapat. Dapat talaga. Dapat talaga mag-compete. Kasi, kung hindi magaling yung mga Filipino, hindi punta sa US. Oh. Yung mas magaling na doktor, doon na nagtatrabaho sa US. Doon sila nagtatrabaho sa Japan, doon sila nagtatrabaho sa Germany, doon sila nagtatrabaho sa mga ibang lugar. Ibig sabihin, kung hindi sila magaling, hindi sila nag-abroad. Oo, oh, tama, tama. Punta sa Pilipinas, Makati Medical Center, makikita mo magaling na magaling mga doktor. So, Filipino University, graduate magaling mga doctorate sa mga law. Yes, UP. 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 Ateneo, magaling mga graduate, mga doctors. Yes. Far East University, magaling mga graduate doon, mga engineering. Kaya mo doon sa ano, sa Baguio, maraming university. Oh, maraming. Magaling sila. Xavier, Xavier University. Pero bakit napili niyo yung MLQU? Sino nag-recommend sa inyo, engineer? Yung mga kaibigan natin, yung dati nakita naman doon, mga grupo natin sa kanya. Pwede kayo mag-enroll sa MLQU. Kasi nag-apply kami doon sa Far East University of Purdue na kuha namin. Pag natapos kami ng orientation, ng English orientation, nag-apply doon Far East. Pero yung quota, marami silang tao, walampas na. Kaya, punta kami sa MLQU. Dumiretso kami. Pero dati pa, dito pa kayo, di pa kayo nag-aaral sa Pilipinas. Dream nyo na maging engineer? Yes. Dream nyo talaga maging engineer? Actually, dream ko sa Arconet, aeronautic engineer. Ano yan? Aeronautic. Sa aeroplano. Pero sa passport ko, baka hindi pwede pumasok mga ibang airline. Ah, so, ako ganun mechanical ba? Engineer. Ah, at least, andun ako sa press ng field, ng mechanical engineer, sa mga makina, mga machinery, sila. Ah, okay. Actually, so, yung profession ko, mga AC. Ah, AC talaga yung kwan mo? Specialty mo? Specialty. Ay, sige. Mga AC, mga insulation, mga ducting, mga lahat. Oo, ducting, mga ganun. Pero pumasok ko sa dito, sa mga machineries. May part ng yung mga nag-aaral ko doon, mga machineries. So, talaga. Ay, sige, yun ang naging daw. Tapos, Jenny, meron ka bang alaman lang kahit maliit na linya ng paborit, naging kanta mong Tagalog sa Pilipinas? Maliit lang, kahit two lines lang. Kahit two lines, sabayan ka namin kung alam namin. Mahilig ako sa Freddy Aguilar, actually. Sa ano? Freddy Aguilar. Freddy Aguilar! Anong song ni Freddy Aguilar? Anak. Anak? Sige, kantayin natin. Alam na alam ko din yan. Sige. Eh, kahit pang ilang linya lang. Hindi ko masyadong magaling sa kanta. Ah, sige lang. Ako rin naman, hindi magaling. Alam mo rin, alam si Freddy, alam din yung anak eh. Hindi, talagang favorite na favorite ko yung mga kanta. Si Freddy, no? Very sentimental and meaningful ang mga kanta. Tsaka yung tao talagang galing sa hirap. Alam mo yung story niya. Oh, yes. Na sa mga talagang yung mga experience niya. At tsaka sikat na sikat talaga siya noong time na siguro na yun, na si Freddy Aguilar. Yes. Ngayon, maraming mga, siyempre. Maraming, oo. Bagets-bagets, mga bata na yun ngayon. Pero yung Freddy, sige, kanta tayo mga tatlong lines lang, engineer. Ano, yung anak ba ang gusto mong kantahin o ano? Nung isilang ka sa mundong ito, yun ba ang gusto mong kantahin natin? Hindi, kaya ko nga. Pero talaga nga, may ilag ko sa dati mga ano, kay Freddy. Freddy. Minsan ako, pag nainip na inip, minsan napunta ko sa Freddy, Filipino channel, sa, dito sa Dubai o sa Angman. May para meron din yung kanta. Punta ka sa dagat, kumuha ng isang kape. Alam niya, mahilig ako sa kape. Tapos napunta doon, tapos nalagay ko mga Filipino channels, tapos narinig ko yung kanta. Parang relax, na-relax. Minsan talaga, ano, switch ko yung mobile, parang relax lang. Relax, nagtignan yung dagat, narinig sa mga kanta. Okay, relax. Pasan ko ulit yung mobile. Parang pinay na pa rin sa puso si Engineer Darwish, no? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, kasi 5 years siya doon nagstay, no? Ang tagal. Ngayon, plan ko mag-visita ulit. Welcome na welcome mo doon sa mga kaibigan mo, sigurado. Yeah. Sigurado. Wala kang gagastusin, siguro sila na natin sa puso. Pero, yung hope at saka request sa mga
consulate natin dito sa Dubai or sa Abu Dhabi, nagawa sila dati, katulang dati. Pagdating mo sa airport, on the spot, kumuha ng visa. Hindi katulad na yon, pag nag-apply mo na, minsan samot araw, minsan maka 15 araw, minsan 20 ng araw. Ano yung visa on arrival? On arrival. Tapos kayo kailangan dito na i-apply muna ng visa? Apply. Okay, alam ka baka itong yung mga government mga laws at saka rules. Pero dati ako katulad ba, halimbawa, galing ako sa Pilipinas, talaga ako sa Pilipinas. Yung preferred ko malinis, wala akong problema doon. So, baka kailangan ko mag-visit ako yung mga inaanak ko doon. Meron ha? Godfather doon. So gusto mag-visita sa kanila kasi lagi ako communicate. Kahit mag-chat na kami. So gusto mag-visita ako sa kanila ulit. So para naman, apply ko na sa visa. Kung di ka, kung walang sponsor sa'yo, hindi bibigyan ng visa sa'yo. Kailangan ng sponsor din? Kailangan, invitation. Parang kumuha ng, passport copy mo. Sino yan? Itong sister. Sister ulo ko. And by the way, yung kapatid ko, yung maliit, din siya nag-aaral sa Pilipinas, asawa na Pilipina. Really? May tatlong anak. Saan sila ngayon? Dito sa... UAE din? UAE din. Pero hindi sila marunong mag-Tagalog. Kapatid ko, hindi siya marunong mag-Tagalog. Hindi siya marunong mag-Tagalog? Pero doon siya nag-graduate? Hindi, dito. Graduate sa India. Siya. Kaya bumalik na ako para mag-suporto sa kanya, para magtapos siya nag-aaral na doon sa India. Sa India? Saan yung nabit yung Pilipina? Dito na? Siya, sa Caribbean. Dito siya lang na-meet sa Filipino. Na-meet siya sa Caribbean. Tapos magkasal sila, tapos may tatlong anak sila. Pilipina asawa. Tatlo na yung anak nila. Yes. I see. Tingnan ko kung nandito yung litrato, yung... So talagang part na ng family niyo ang mga Pilipino, direct engineer, yes, yes, no? Yes. Hindi, kami talagang... parang yung... feeling na mga deep talaga yung puso yung Filipino. Filipino, malapit sa puso niya, no? Parang bahay ko talaga. Pagdating ko doon sa airport, maamang yung parang talaga doon sa sa lugar mo talaga. Pero limang taon walang uwi-uwi, no? Yeah. Pero hindi ka nag-working student doon, pero may sahod ka doon yung nag-extra-extra. Wala, basta alam mo naman, magkabigyan ko. Sige, pwede magkasama sa akin. Okay. May isang story na parang yung gamit ng kapitbahay ko. Sabi na, Darwish, okay. Punta kami, kasama ka sa Marikina. Sabi ko, bakit ano problema mo doon? Wala, basta kasama ka na. Sige. Tapos pili siya ng ticket. Ano saan nadala sa akin? Pag nagsanabi sa'yo, hindi ka magtawala. Mga cat-fighting. Sabungan. Hindi, sa totoo lang. Sabi niya, sige. Anong pilihin mo dyan? Di ko alam, kasi unang first time sa talaga. Sa pula, sa puti. Sabi ko, ito. Nung pala, siya nang piting siya doon, manalo. Manalo. Tapos, hindi, pero siya nagsabi, di ka naman. Kanoon, sige. Nag-fighting. O kumagdang tapos, masaya naman siya. Tapos, bakit ano yan? Sabi niya, manalo kami. Paano manalo? Kasi ikaw nabili mo yung mga itong kakao. Sige, ako punta kami, kakain na yun. Tapos, sige, malasan kami. Kasi maraming malaki yung jackpot, manalo siya. Yung isang tao, sabi niya, ito, natalo. Ayaw, wala siyang pera. Talagang nasuntok sa kami, nasuntok mga tao. Tapos sabi ko, bag na walang pera, ganun sila. Sabi ko, ganun. Pero nung nag-aaral kayo, engineer, ano po yun? Yung parang nagbo-board lang kayo doon? Isang pamilya, tapos nakatira kayo doon? Ano? Yeah, isang bahay. Pero halimbawa, limang tao sa isang bahay. Tapos magkapit-bahay kami. Or may kahit minsan nagsasakyan sa pumunuto lang. Tapos paano yung pagkain niyo? Nagluluto kayo? Nagluluto kami. Nagluluto kayo. Tapos nagawa mga tinapay. Kasi paano yun? Yung bago pa kayo dun, siyempre. Yung una. Walang Arabic food. Paano yun? Binin mo yung gulay, tapos luto mo. Ikaw na nagluluto. Tapos punta kami sa palengke. Bili namin yung mga manok, tapos kami magkatay. Tapos sila maglilinis. Siyempre, pag napunta ka doon, nabait ka na, maraming kilala. Mga bili ng isdahan, bili ng mga manok, bili ng baka, bili ng mga gulay.
ano nila kasi lagi sila ikaw nagbibili. Tapos magluluto kami. Kayo na magluluto. Minsan nagawa ang beefsteak. Minsan nagawa yung mga gulay-gulay. Minsan pag walang malapit matapos yung pera, siyempre, gulong-gong. Pero dito ngayon, engineer, meron din kayong pagkain Pilipino na yes. kinakain yung luto sa bahay mo? Ah, meron yes. din. Gawa pansit. Pansit, ha? Minsan nagawa kami mga beefsteak, minsan nagawa kami mga canola, minsan nagawa bulalo, minsan nagawa ng... Eh, kinakain din ng wife mo at saka mga anak mo? Yes. Ah, kinakain din na. Minsan nagluluto mga adobo. Yung kasi yung at, asawa ng kapatid ko. Oo, oh, Filipina, no? Ay, I see. Ako, alam kasi na alam ko na yung magkain. Hmm. Alam mo na yung pagkain sa laikan, ano? Kasi kung gusto mo talagang na-test talagang mas masarap yung mga pagkain ng Pilipinas, punta sa probinsya. Saan? Probinsya. Probinsya? Yes. Doon talaga masarap. Doon talaga. Fresh, no? Fresh kasi lahat. Kasi sariwang-sariwa lahat ng gulay. Gulay. Yung baka, yung gusto mong bilimin ng baka, sariwang-sariwa. Native pang manok. Pag sabi niya, baka, baka, hindi. Hindi baka. Hindi baka lang. Kasi minsan magbipinta sa'yo yung kalapaw, sabi niya bata. Baka, Yung bilin ng isda, huli ka na. Minsan nahuli yung mga punta kami doon, huli na ng tilapia. Tapos paluto na. Tapos preto. Sarap. Ihaw. Sarap. Bakos. Preto, lagay mo mga liwang, mga sabuyas, kamates, tapos ihaw. Pinoy na Pinoy yan, yan nilalagyan sa loob yes. ng mga kamatis, sibuyas. Kamatis, sibuyas, diba? Tapos ihawan mo. Sarap. Tapos kasama, okay, tapos may soy sauce. Lagay mo mga sili, calamansi. Anyway, narinig natin si Engineer Darwish kung gaano siya naging close sa mga Pilipino, kung gaano niya naging malapit sa puso niya ang Pilipinas. So ako naman bilang kausap ni Engineer Darwish, I feel very, very proud na isang ibang lahi, isang Jordanian pa ang nagpapakita sa atin kung bakit lalo nating dapat mahalin ang ating bansa. Okay? Salamat ng marami, Engineer. Thank you very anytime. Much for this napakagandang interview. Thank you. Thank you.